Godere. Sa panahon natin ngayon, magkakamukha nga kami ng takbo. Siyempre, lahat naman nababalitaan yung mga segundo tsaka top speed ng bawat motor, di ba? Eh, siyempre, may target ka na kailangan mong makuha. Eh, hindi mo naman pwedeng ilaro yung motor mo, hindi mo nakukuha yung target mo, magsasayang ka ng pera. Kaya nga yung nangyayari, sa lahat na nag-i-entry ngayon, magkakamukha lang ang takbo. Ayun guys, totoo naman yun eh. Magsasayang nga talaga ng pera. Lalo na sa bawat kategory ngayon, may nagkakaalaman na rin ng takbo. Dahil meron tayong ginagamit na Q-Stars, na GPS. Siyempre may target tayo dyan. Kumuha ng oras, top speed, sa bawat kategory na gusto mong salihan. Ngayon, kung hindi mo ito nakuha o hindi mo napalapit dun sa target mo ng oras, eh, magsasayang ka nga rin talaga ng pera. Diba? Yung ang karera kasi, ngayon, eh, napaka lawak na. Kaya, sa bawat competitors, meron silang mga target na oras. Kaya nga, hindi ka mag-e-entry kung alam mo naman na malayo ka pa dun sa target mo na oras. Diba? Kaya, sa bawat sumasali dyan sa mga drag race event na yan, eh, napaka-dedikasyon yan. Lalo na, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng pesa, kailangan mo ng matinding gumagawa ng mga modification sa bot sa engine na gagamitin mo. Kaya nga, halos sa mga sumasali ngayon, eh halos magkakamukha ng pesa. Kasi meron na tayong mga gawaan, kamukha namin, may gawaan kami, may kay Ninong Kaloy, nagpapagawa din yung iba. Halos magkakaparehas na yung mga pyesa. Kaya nga, nasa builder na lang yan at saka tuner. Ngayon, pag oorasan na nila, nasa iyo yan, paano mo ipa-perform yung pyesa na ginawa nila, ginawa namin, para makuha mo yung target mo na oras. Kaya nga, sa bawat takbo ng mga motor ngayon, eh, malulupit na. Hindi na nagkakalayo. Ngayon, siyempre, sa mga sumali, merong apat na swerteng nakakapasok ng finals. Yun yung mga nagtono. Sa tonohan nila, paglipat nila sa event mismo ng karera, nagtutugma yung tono nila or napapagtiyagaan nilang itono ng maaga doon sa event na, o, na araw ng palaro. Yun ang nangyayari. Or meron, kahit nagtotono ka minsan doon sa racetrack, eh nagkakaabirya pa, nawawala yung top speed mo. Minsan, sa tonohan mo, sa lugar nyo, eh nakakapag 128 o 130 ka sa 25G. Ngayon, pagdating mo naman na racetrack ng mismong palaro, eh nababawasan ka. Yun yung sinasabi nila na swerte. Or napapagtiyagaan mo na kaya mong itono yung klima dun sa lugar ng tonohan mo na kaya mo din i-transfer dun sa racetrack na saan mo ilalaro. Kaya may top 4 lagi sa final, semifinals na nakakapagtagpo. At meron tatlong nagpo-podium. Yun yung mga swerte. Kamisang kasi, sabihin ko sa inyo, napakaganda ng pyesa mo, napakagaling ng rider mo, eh pag hindi ka nakapanahon, walang kwenta yung pagod na ginagawa mo. Nasa swerte din talaga yan. Napapagtiyagaan. Naghihintay ka ng panahon kung kailan ka guguhit. Para sa akin guys, no, yun ang sa akin. Minsan, kahit napaka-focus namin sa makina namin, napaka-focus namin sa karera, kahit maganda kami sa dyno, kahit maganda kami sa GPS Q-Stars, eh nalalaglag din kami. Hindi lahat ng panahon ay sumasang ayon sa bawat lumalaro. Kaya guys, kung may goal ka, focus mo, determinado, straight mo, huwag kang bibitaw, pwede kang magpahinga pero huwag kang susuko. Yun lang advice ko mga guys. Tsaka sa pagbubuo, number one, mag-note ka, bawat buo mo, mag-note ka, bawat takbo mo, mag-note ka. Iba yung
nililista mo ang bawat gain ng motor mo. At least, para pag naligaw ka, meron kang babalikan na sukat. Tandaan nyo, may babalikan ka na sukat pag naliligaw ka. Lahat ay naliligaw. Lalo na minsan, may setup ka ng isip. Eh, tutulin ako dito. Kasi, maganda to. Hindi guys, minsan, merong pesa na napakaganda pag sinalpak mo eh, bubabagal ka pa. Merong pesa na napakaganda, napakamahal. Pero pag sinalpak mo eh, bumabagal ka pa. That's, yan yung sinasabi nila na hindi match yun sa makina mo. Minsan nga, nagtataka kayo, bakit merong makinang potential na hindi gaano kagandahan ng pyesa, pero mas matulin dun sa magandang pyesa. Diba? Namamatch yun eh. Nagkakamatch yun. At saka, yun ang sinasabi nilang potential na engine na matulin kagad. Kahit anong gawin mo, eh swerte. May ganun talaga, guys. Drag racing, lahat sumasang-ayon sa panahon. Lalo na magtono ka sa may init. Paglipat mo malamig, mag-iiba yung tono. Kaya nga, pagalingan ng tuner yan. Pagalingan ng buo yan. Sa pyesa kasi halos magkakamukha na lahat yan eh. Kasi iisa lang na minsan ang gumagawa. Or minsan, ang sukat nila ay nagagaya na rin ng iba. Kaya, bawat takbo sa karera ay mahalos magkakamukha na. Laging sumasang-ayon lang ang panahon dun sa nananalo. Kaya nga, panapanahon lang yan. Ika nga ni Ernie Barang, is weather lang yan. Hintayin mo yung panahon mo. Pag yun ang panahon ni dumating sa'yo, dire-diretso yun. Kaya nga, sikapin mo, focus ka, tibahin mo yung loob mo, huwag na huwag kang susuko. Pwede ka magpahinga, pero huwag kang susuko. Advice guys, doon sa video. Thanks. Ayun guys, shoutout dun sa John Jeffrey ng Lipa, Run 17, Stock Naidamo. At shoutout sa mga nakasama ko gabi, T-Boy Chun, sa mga VTEC lovers Honda dyan. Nandito po ako sa Racing Force ngayon dahil Monday. Shoutout po sa MWR users, sa mga cams natin, tsaka mga nagpapagawa sa shop. Maraming salamat po. Dadagdagan pa po natin mga equipment natin para lalo pong mapabilis yung mga trabaho natin. Tsaka pasensya na po lahat sa mga naghihintay. Eh medyo busy po tayo. Ako lang po kasi nagagawa sa mga pyesa nyo. Natatambakan po tayo. Kaya hintay lang po tayo at gagawan ko po kayo ng magagandang pyesa. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. MWR po. Subscribe.